5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. What's up, mga titos and titas? Welcome to Crypto Live Pilipinas Tuesday Edition! Can you feel it? Can you feel it? Magandang Tuesday morning po sa ating lahat. Kamusta kayo? Nakatulog ba ng mahimbing? Ay, sana mahimbing ang tulog. Mabait naman si Bitoy eh. Okay. Wag lang, no? Wag lang nasama dun sa liquidation na 170 million yata yung na-liquidate kagabi. Nung biglang nag-dip below 37,000 si Bitoy, pero binawi din naman kasi yan. So, yung mga may GTF vaccine natin, for sure, mahimbing ang tulog. Sabi nila, liquidation? Ano ang spelling nun? Hindi na nila. Nami-miss na daw nila yung email at yung text message. From Binance, karamihan. Binance ginagamit, tsaka Bybit, di ba? So, nami-miss na daw nila yan. Sabi, ano yung liquidation? Okay, maganda umaga po mga titos at titas. Marami-rami yung pag-uusapan natin today. Kahit tahimik si Bitoy, si Gold, no? Naki-Gold yung attention. We are almost kahapon. We are trading above 2,000 level. 2,050 ang all-time high. Are we going to break 2,050 this year sa gold, mga titos at titas? Habang tahimik si Bitoy, si Gold ang pumapalo, mga titos at titas. Ngayon, sa crypto, pag-uusapan natin, Justin Sun. Okay, ito mainit-init. And I think this is a developing story, no? Na kailangan nating pagtuunan din ng pansin. Dinidepensahan daw ni Justin Sun ang Tron. Bakit? Under attack, di ba? Mababasa niyo. Last week pa po ito na mga titos and titas, pero mamaya basahin natin yung news na yan. And hindi pa rin tumitigil ang SEC, talagang mainit pa rin sa Binance, ha. Kay meron pa rin silang sinisilip na possible na, tinitignan nila kung meron, ha. Okay, again, ha, kung meron daw na parang FTX style ng fraud itong si Binance.us. Ano implication yan, mga titos at titas? From US, tatalon tayo sa Hong Kong na mabilis umaksyon. Okay, titignan natin ngayon. I-compare natin pagkakaiba na Hong Kong at saka na US. Alright? And, of course, kung nagugutom na kayo, alright, kung nagugutom kayo, dumadami na ang hipon. Okay, sa yung hipon daw dumadami na. Ano ba yung hipon? Yung mga Bitcoin shrimps kung tawagin, 'di ba? Yung mga, kung yung mga whales ay mga big time dito sa holders ng Bitcoin, yung mga shrimps, yung mga katulad natin, nahihiponin lang. Okay? Ibang hipon naman yung iniisip mo, Tito Bizdoc Trader. Oo, ibang hipon yon. Oo. Yung hipon dito sa Bitcoin, yung mga small time katulad natin, ha? Dumadami daw po yan. So ano rin ang implication yan? Pagkukwentohan natin dito, kung trip nyo yan at naligaw lang dito sa ating tambayan, wag kalimutang i-click yung subscribe button, yung all sa notification bell. We are live sa tatlong platform, Facebook, TikTok, and YouTube. We have now 99 viewers sa YouTube, 28 viewers sa Facebook, at meron tayo kasalukuyang 6 na nanonood sa TikTok. O, kita nyo, i-total nyo nga kung ilan yan. Kailangan i-share pa ito para mas dumami pa, ha. Click the like, Tito Pogs, nakikita kita dyan sa TikTok, ha. Okay, katabi mo ba si Mrs. Pakikaway ako, sabihin mo hindi ko may kembot itong pinapanood mo. Ay, tuloy-tuloy na tayo. Baka kung anong kembot pa yung papuntaan nito, Tito Pogs, eh. Okay, ito na.
Justin San. Wait. Hindi naka-ready. Hindi nyo makikita. Alright. Cyber Monday Sale. Gold short. Sabi dito. Tapos na tayo mag-trade ng gold. On sayo sa gold. No. Aga natin nakatapos ng trade. No. We are day trading. Actively trading gold. So, nakakota na tayo. Kaya garahe na. Okay. So, si Tito ngayon. Nakafocus sa inyo. Yeah, gagawin natin. Maaga tayo naka-boundary sa gold, ha? Okay, Justin Sun. Ito po yung founder ng Tron na alam ko may stake din siya, no? May big stake din ito sa Hubi platform, no? Si Justin Sun. So ngayon po ay matatawag ba natin pinag-iinitan to? Justin Sun defends Tron following allegations of facilitating terror financing. Sun said the blockchain network is committed to fighting illegal use of terror groups but maintained that decentralization was its primary concern. Justin Sun, founder of Tron Blockchain, has defended the network in a November 27 post in Twitter following a Reuters report that it is increasingly being used to finance terrorist activities and organization. Sasabi ni Sun, while we are committed to combating terrorist financing by integrating various analysis projects and partners, our top priority remains maintaining decentralization, ensuring the safety of everyone's asset, and providing instant, affordable, and reliable transactions as has always been the case. Okay. Justin Sun. Ano ba? Ano tingin niyo, mga tito at titas? Ito lang ha, ito lang ang theory ko lang naman 'to. All right. So, alam naman natin ang USDT. Okay. Okay. Yang na dumadaan diyan sa Tron, ang laki nito eh. Ang laki nito. Ito pinakamalaki ng mga tito at titas. Okay, itong USDT. Ngayon, meron lang tayong parang posible no na pattern na nakikita when it comes to going after dito sa mga big names in crypto. Okay? And ang common mga tito at titas is linking them or their organization or their project to terrorist activities, to terrorist financing. Yan po yung common. Ano na yung nauna, 'di ba, yung allegations, 'di ba? Allegations about Binance. Okay, nasama na din doon bukod sa money laundering, di ba? So, now ngayon, itong si Justin Sun naman ng Tron, ang binabanatan. Okay. Ano yung possible na dahilan kung bakit pinanggigigilan? Bakit marami pa namang iba? Okay, bakit nung bago mag-collapse ang Terra Luna, hindi si Docmon ang naunang binanatan, that's one. Nag-collapse muna, di ba? Tapos nga na. Okay? Number two, bakit si FTX nag-collapse muna and even nag-collapse na nga ngayon, parang medyo makikita natin no, na parang dun sa incident na yon, hindi active. Okay? Hindi active ang SEC ma-detect yun, ano? Yung FTX last year. Okay, nag-crash na muna. Ang dami na munang na-disgrasya bago po, no? Bago po na-actionan. Okay, para ba sa pelikula, 'di ba? Ito, lalo na nung pelikula nung 80s, 90s, 'di ba? Nagkakabarilan na sa pelikula yung mga sindikato kasama yung hostage nila, okay? Tapos may darating na bida. Hindi pulis yung bida, magkakabarilan yung leading man nung hinostage. Okay, magkakabarilan na. Tapos pagka taub na. Okay, taub na yung sindikato, papasok na yung mga lespo. Andun na yung wangwang. Okay. Sa pelikula alam na, ayan, pa-ending na yan, padating na yung mga pulis, di ba? Okay. That was during the 80s and the 90s. No? Mas prominent yan, mga titos and titas. So parang ganun yung nakikita natin nangyayari dito. Pero ito nga ngayon, kakaiba sa antirada sa Binance and dito sa Tron. Alright? So my theory is, okay, kasi pag nakuha mo nga naman, pag na-takedown mo Binance, andyan si Coinbase, US.
Okay? Pag na-takedown mo ang USDT, meron kang circle USDC, another US. Di ba? So, yung mga malalaki, syempre, yan muna, pukulin na natin yan. Eh, hindi na maatin yan eh. Parang ganyan, ha? Nakikita natin theory. But, again, ano lang po yan, ha? That's speculation, mga titos and titas. What will happen, I don't know. No? Kung ano man yung mapakahihinatnan nito. But I'm sure, ready rin, di ba, si Tito Justin Sanjan, whatever, kung ano man ang mangyayari dito, kahihinatnan nito investigation na to. Kung sakasakali mang mag-proceed, okay, ito pong mga allegations na to sa Tron, mga titos and titas. Okay. And then, ngayon, titignan mo ngayon yung mga possible, no, na possible na mangyari based doon sa mga nangyari din sa Binance. Diba? So, makikita mo talagang naipit na yung Binance. Eh. Okay? Kung makikita mo, sige, bayad kayo, ZZ resign, may kulong pa. Alright? So, titignan natin to at gano'ng kahaba ito. Itong saga na to kung ipupursuman ng US. Diba, Tita Andeng? Ayan, ayan. Kaya to developing story. Bantayan nyo to, babantayan natin dito sa tambayan yan. Ha? Next balita natin, ito pa. SEC still looking for potential FTX-style fraud at Binance.us. Okay, Binance.us attorney Matthew LaRoche has asked a federal judge to consider putting an end to the SEC's investigation for potential fraud. The United States SEC is still looking for evidence that Binance.us had a backdoor to potentially control customer assets in a similar style to FTX, according to a November 27 report by Wall Street Journal. Tito and tita. So, basically, itong balita po na to, gusto nilang tignan kung meron bang commingling of funds. Diba? Yun naman yung malaking nakapagpa-collapse eh, sa FTX. Diba? Nung lumabas yung balita na, oy, ginagamit yung customer funds ha, sa iba. Okay? Kumbaga, ginagalaw nyo. Yun ang isang mabigat sa FTX noon. Kaya kita mo yung collapse talagang dire-diretso. So ngayon hinahanapan nila ngayon ng TASBU. Baka may ganyan daw po nangyari. Let's see, okay, mga titos and titas, kung ano din ang kahihinatnan nito, mga balita na to sa crypto. Ang next natin, so makikita mo no, si SEC talagang panayak atake. Talon tayo lang ng Hong Kong regulators speed up crypto products approval following JPEX fiasco. Okay, para makita natin yung kaibahan ha, mga titos and titas. Hong Kong regulators speed up crypto products approval following JPEX fiasco. With the JPEX saga over, there has been an increase in crypto products approval by Hong Kong regulators according to an OSL executive. Alright, so ang kaibahan dito, no, for me ha, sa US at saka sa Hong Kong, makikita mo, si Hong Kong, mahigpit din talaga to. O, si Tita Elms Bulina nga na nasa Hong Kong, pinapadalan tayo ng mga balita na lumalabas mismo sa mga mainstream media sa Hong Kong about arrest of mga individuals na merong related to fraud, etc. No, sa crypto, using crypto. So ang dami pong mga crackdowns sa Hong Kong lately, right? In terms of cracking down, most likely sabihin na natin no, in terms of being aggressive sa crackdown kumpara mo sa US, sige sabihin na natin parehas kayong aggressive. Okay? The same intensity kung gaano ka-aggressive ang US sa pag-crackdown, ganun din ka-aggressive ang Hong Kong. Ang pinagkaiba for me, mga titos and titas, is yung pagdating sa regulation. Alright? So, ibig sabihin, si Hong Kong, based po dito sa balita na to, ang bilis niya mag-move forward eh. O, kasi bakit po? Sabi po dito sa balita na to, no, while nagka-crackdown sila, while hinuhuli nila yung mga illegal na nag-ooperate sa Hong Kong, okay, nag-a-approve naman sila ng mga legal. Para yung mga tao sa Hong Kong, mga traders sa Hong Kong, investors sa Hong Kong, okay, hindi na mabiktima ng mga illegal. O eto na ha, meron na kayong mga pagpipilian. O dito kayo, dami na naming in-approve.
Okay, ito na, hahainan namin kayo dito kayo sa kabilang buffet. Okay, huwag kayo dito. Huwag kayo dyan sa kabandang kaliwa. Okay, baka sumakitan chan nyo dyan dito kayo sa kabilang buffet. Ang dami na naman pagpipilian. Diba? So yun ang pagkakaiba for me ha, sa US na ang tagal-tagal na nila nagka-crackdown pero up to now, walang malinaw. Walang malinaw na regulation. Alright? Next natin! Ako, ang dami natin sabi sa inyo, madami tayong pag-uusapan eh. Ito na siguro yung last. Okay. Bitcoin smallholders addresses hit all-time high, hint a widening user base. The Bitcoin network celebrate a milestone with over 50 million addresses maintaining a non-zero balance. Okay, ito po data, again, data na naman sa Glassnode. Pagka pinag-usapan natin Glassnode, eh wala na tayong pag-uusapan pa, ika nga. Okay, ay Glassnode na yan eh. So, ibig sabihin lang po nito, mas marami yung mga probably bagong pasok sa crypto. Why? Kasi syempre, maliliit yung pag pumasok ka naman sa crypto, hindi naman kagad malaki yung ilalagay mo. That's one. No? So marami yung, sino dito yung kakapasok lang 2023? Okay? Type nyo po, me. Okay? Kung 2023 lang kayo nagsisimula mag-crypto. Di ba pag pumasok ka, hindi ka naman kagad all in eh. Di ba? Testing the waters ka muna. Alright, mga titos at titas. So nakikita na natin ulit, ayan si Tita Blazer oh. Okay, bagong pasok sa crypto. Nakikita na natin ulit yung interest no ng mga retailers sa crypto, which is yan naman talaga ang nauna. Ang retailers naman talaga ang nauna sa crypto simula pa nung inception nito, even in the last bull market. 'Di ba? Yung mga followers natin sa PSE, we're telling them to buy Bitcoin below 20K noong 2020 during the pandemic. Sabi natin, oh, buy below 20K. Bitcoin during that time was just trading at around less than 10K lang yata. Mga nasa 8 to 12, hovering that range. We said, buy below 20K. Okay? Nung bumomba above 20K ang Bitcoin, na narinig mo si Michael Saylor, okay, na bumili, and ang average price niya is 28,000. Okay? So it means, marami talagang naunang retailers sa Bitcoin. So ngayon po, kung titignan ninyo, last cycle, at saka ngayon cycle na to, nakikita mo pumapasok na naman yung mga retailers. Yun nga lang, syempre, may halo na to, di ba? Okay, mas marami na rin yung mga institutions na interesado sa Bitcoin. Pero I think, ha, okay, I think, hindi pa in terms of percentage, hindi pa ganun kalaki yung percentage ng institution na nasa Bitcoin ngayon. Right? So, aantayin natin yung pagpasok ng ETF. Okay? Doon natin makikita yung mga insti na yan. So, sa ngayon, most likely, kung titignan siguro natin, in terms of numbers, mas lamang pa rin talaga ang dami ng retailers. Pero syempre, I don't know lang ha, in terms of holding ng Bitcoin, baka mas marami yung institution kasi mas malalaki yung pera nila. But you have to remember, yung gamit nilang pera ay hindi naman kanila. It's other people's money. Tayo mga retailer, yung pera talaga natin, yung pinambibili natin ng Bitcoin, di ba? O, ayun, si Tito Canis Expirma, siya daw, ay ayun, mga bagong pasok. O, Tito Arjan, Tito John Paul Salcedo, Tito Music Lover, Tito Nexul, mga 2023. Okay, na nag-start lang mag-Bitcoin, di ba? So, good news ito. So, after, ang dami ng mga crackdowns, no? Kung mapapansin ninyo, good news kasi yung mga retailers, ako natutuwa lang ngayon, ha? Kasi, based po dito sa balita na to, kasi hindi pa tayo nagbe-breakout sa all-time high natin sa Bitcoin, pero, mas marami na yung mga pumapasok na retailers. Okay? So, I won't be surprised. Okay, imagine this. Pag break natin ng all-time high. Okay, baka yung data ng retailers, itong mga shrimps, eh mas marami pa pag break natin ng all-time high. Okay? Kasi mas maraming ma-attract sa crypto kapag ka lumilipad na. Okay? Alright, yan na muna mga balita natin, mga titos and titas. Kung hindi pa na-click yung like button, 45 pa lang yung like sa YouTube natin, and 29 sa TikTok. Tita Andeng, banata na natin yung like na yan. Magko-commercial lang si Tito. Sa pagbabalik natin, babasahin natin ang mga comments nyo, sasagutin ang mga tanong nyo, at syempre yung mga pasilip nyo, ilista nyo na ha. Magbabalik po ang Crypto Live Pilipinas.
I'm Oscar, and I'm the founder and CEO of Anatoys Collectiverse. You could see Anatoys Collectiverse now at the back. That's the first digital store that will be launched in the Philippines and probably in the world, focusing on Board Ape Yacht Club partnerships. I'm Oscar, and I'm the founder and CEO of Anatoys Collectiverse. You could see Anatoys Collectiverse now at the back. That's the first digital store that will be launched in the Philippines and probably in the world, focusing on Board Ape Yacht Club partnerships. And we are back, mga titos and titas. Welcome po sa ating final set brought to us by Bybit. Oy, 5th anniversary na pala ng Bybit, ha, mga titos and titas. O, 5 years na ang Bybit. Kaya kung gusto nyong malaman, okay, ang inyong trader personality. Okay, eto may magandang pakulo ang Bybit na on their 5th anniversary, mga titos and titas. Okay. Click nyo lang po, nasa description ng video natin, register kayo, and then punta po kayo dito sa High 5 Bybit 5-Year Jubilee Championship. Makikita nyo po dyan yung personality test. No? So makikita nyo kung anong klaseng trader kayo, ano ba yung bagay sa inyo. Ang ganda nito. Okay, so makikita nyo po dyan. May sasagutan lang kayo na ilang mga tanong, ha, mga titos and titas. So kung wala pang account sa Bybit, okay, nasa link, nasa description ng video natin yung link, and take your personality test. Alright, tuloy-tuloy tayo. Okay, basa muna ng mga comments natin sa TikTok. May manok at bumayaran na. Okay, agree daw si Tito AR Phil De La Cruz, si Tito Spoklong, may manok daw si Tito Sir Cram, yung mga bago lang sa crypto, si Tito Ed Jr. bago lang din, Tita Blazer bago din. Okay, si Tita Andeng malakas mangurot. yan. Yung mga comments natin sa YouTube. Si Tito BM sabi niya sarap i-trade ni Gold, Tito G. Isang can you feel it naman dyan? Sabi niya, eto sa'yo! Can you feel it? Can you feel it? Matindi yung gold, no? Ako, tapos na ako eh. Natapos na. Mamaya, subukan natin si Lipeng kung nasa na ulit yung gold. Okay, ang bilis po i-trade talaga ng gold. Sabi ko nga sa mga nakatambay sa Discord natin, kung marunong, kung kaya nyo mag-trade sa crypto, okay, gold is easy. Mas madadalian na kayo pagka nag-trade kayo sa gold. Okay, especially yung active trading. Dito, pwede ka talagang, pwede mo sabihin na ano eh, no, na pwede ka mag-allot ng time na ito lang ako magte-trade. Kasi yung galaw niya, halos, no, halos on a certain timetable, let's say Asian market,
yung galaw swabe. Kumbaga, alam mo yung magiging galawan. Mas swabe kasi pag Asian market. Pagdating ng Europe, no, nung London session nila na tinatawag, okay, nagkakaroon ng mataas na volatility hanggang sa maging stable yung market. And then pagpasok ng New York, Wild Wild West ang datingan. So, makikita mo doon, based kung anong klase yung kaya mong i-trade na volatility, doon ka lang sa time period na yun na, na magte-trade. So, hindi mo kailangan bantayan talaga yung trade mo 24/7. Yun ang na-discover natin. Ayos ba? Tito BM, mukhang happy-happy ka. Sabi ni Tito Alvin A, Tito, safe po ba ang mga coins ko sa Binance? And by the way, ha, mga titos and titas, if you're interested sa gold, na ngayon ay nasa 2015 na, alright? Nasa description din ng video natin yung link, ha, para ma-check out nyo po kung paano i-trade yung gold. Tapos meron din tayong gold playlist sa TikTok. Okay? Ano yon? Safe po ba mga coins ko sa Binance? Pagka coins binubudega, ako lagi kong sinasuggest to, ha? Even dun sa mga Patreonatics natin, ini-encourage ko sila, kung budega na yan, ako, labas ko na yan. Okay? Kasi, kahit sabihin sa inyo ni Binance, let's say, sasabihin sa inyo ni, parang si, ganito po, no? Parang si, Justin Santuloy. Sino na to? Si SBF, Sam Bankman-Fried, di ba? Si Sam Bankman-Fried, nung nagkakaroon ng issue yung FTX, so siyempre nag-tweet siya, nagsabi siya na, hindi, okay, your funds are secured, don't worry about it. Your funds are secured. And then eventually, nag-collapse. Okay? Kahit po sabihin sa inyo ni ZZ na, oh, don't worry, your funds are secured. Okay? You have to understand na dito sa crypto, alright, your money is your responsibility. Your coins are your responsibility. Okay, so kailangan po kayo mangangalaga niyan. Kasi kahit sabihin kung safe yan, paano kung, di ba? Magkawindang-windang tayo rito. Coins na yan, bodega na yan eh. Ibang usapan pag pinante-trade mo kasi actively ginagamit mo yun eh. Pero kung hindi mo naman ginagamit at nakatambay dyan, it's about time, di ba? Na kayo po, i-safekeep nyo yan. And by the way, eto pa, okay. Speaking of safekeeping, okay, sa Christmas party natin on December 7, dyan sa Eastwood, alright, nasa description din ng video natin kung gusto nyo sumali, ha, merong ipaparapol si Tito Al Erickson. Okay, may ipaparapol na hardware wallet. Okay, may rapol tayo na hardware wallet na, ayos, mamimigay pa. Okay, mamimigay pa siya. Napakabait din dito Al Erickson eh. Ng voucher sa Lazada. Okay? Yan na ha. Sa lahat ng attend ng Christmas party natin. 500 peso yata na voucher. Okay? Sa lahat ng attend ng Christmas party natin. So register kayo sa Christmas party natin. May konting tosgas to. Ambaga na lang tayo. Okay, ambaga na lang para matuloy. Pero tuloy-tuloy. May mga nag-sign up na po, ah, mga titos and titas. So register kayo, register. Nasa description ng video natin. Hanggang November 30 po yung registration. Alright? Okay. Ang lupit, di ba, Tito Pogs? Dito Isaw Shop. Malupit talaga. Let's go na. Okay. Para safe yung asset, sabi ni Tito Jice, oh, bili ka na lang ng hardware wallet like Trezor, okay, or Tangent, okay, kasi nobody knows. Yun. Ayan, ha, yan, ha, okay. Rated KKBB, sabi ni Tito Bizdak Trader, tama po yan. Mahigpit na paalala natin yan, ha, okay, rated KKBB. Tito Jorin's Vlog, Tito, may possibility pa ba na bumagsak ang crypto papuntang $3-$5 kung tumama ang solar storm? Unang-una po, yung solar storm, I don't know kung may possibility, that's one, okay. Number two, kung babagsak ng 3-5, I still don't know. Pero kung ako titingnan sa, alam nyo, itong laro ng crypto is a game of probability, okay. No certainty in trading in crypto, no. Game of probability to. Yung probability na magkaroon ng solar storm for me is very low. Number two, so yung probability na babagsak sa 3-5 kung magkakaroon ng solar storm, I don't think it will happen. Okay, why? Okay, let me tell you this, no. Sinasabi po, pag nagkaroon ng solar storm,
mawawala yung internet. Okay, wala daw tayong internet na pagka nagkaroon ng solar storm. Let's say, okay, nagkaroon ng solar storm, Bitcoin is trading at let's say 30,000. Okay, paano natin iti-trade ngayon? Wala nga internet. Paano mapunta ng 3-5? Okay? So, ganyan po. No? Critical thinking. Gamitan natin ng konting discard in tambay. Alright? Kasi para at least yung judgment natin, okay, medyo magaganda. Okay? Doon sa probable na pwede mangyari. Alright? Walang makakabenta. Ayun, sabi ni Tito Winmaco. Walang makakabenta. Okay? Hatita Irma Ingito, good morning po sa inyo. Si Tito G. Robles, oh, nakabili pa dati sa 10K nung 2020 at buti nilang nagka-volume below 20K last year, 2022. Congratulations, matindi, matindi. Okay, asa na yung mga nasa Facebook natin? Baka magtampo, ito na, bago tayo magsilipan. Ready nyo na yung mga papasilip nyo, ha? Pakitype na po para dire-diretso tayo dito. Isang pasada na lang tayo sa Facebook. Baka magtampo yung mga nasa Facebook, eh, ilan sila doon? 54 ang nanonood sa Facebook natin. Ang lalakas pa namang bumomba ng like nyan. Teka lang, babasahin natin ang mga comments nyo. Kasali kayo rito, syempre. Mabibili ba sa Lazada ang hardware wallet? Yes, opo. Mabibili po yan sa Lazada eSaw Shop. Nako, kung yan dito ka, Tito Al Erickson. Bigay mo nga sa akin yung link ng shop mo, Tito Al, at mailagay natin sa description para alam na nila kung sino yung matino na bibilan. Kasi delix din, ha. Mag-iingat din po pagka bibili kayo dyan sa mga online store kasi baka mamaya, eh, madali kayo. So, doon na tayo sa legit. Okay. Tito Vlog, sabi ni Tito Iggy, no, nakakamiss yung pinapanood namin kayo ng plus wife ko. Ayan. Kamusta po kayo, Tito Ingin ni ng Saring. Ayun. Tita Mac, magandang umaga sa'yo. Ay, magandang hapon dyan sa California. Mamaya tayo sisilip Chainlink. Tito, ano magandang hardware wallet? Yung safe po. Ako ang gamit ko kasi Ledger at Trezor, dalawa. Okay, Ledger at Trezor. Dito after halving, gano'n ko kaya, ano, kaya itatagal ng bull market? Sabi ni Dito, drops on. Okay. Usually, based sa history ng Bitcoin, after the halving, mga 12 to 18 months yung bull market. Okay, that's 12 to 18 months. Tito Vlogs, if ETF ma-approve, possible ba mag to the moon ang BTC? Sabi ni Tito Neil Cabanyo. That's a possibility. That's a possibility. Kasi syempre, tutulak yung presyo. Kumbaga magkakaroon ng more, magiging accessible, no? Magiging accessible ang Bitcoin doon sa mga traditional investors na nag-aalangan mag-open ng account sa Binance, nag-aalangan mag-open ng account kahit sa Coinbase, diba? Nag-aalangan mag bumili ng hardware wallet, paano ba i-transfer yan? Diba? So kapag nagkaroon ng ETF, tatawagan lang nila yung broker nila o baka sila pa tatawagan ng broker, eh. Ah, sabi na, "Madam, you wanna buy? Bitcoin doing good right now. You wanna buy some Bitcoin, madam? Oh, let me check. Let me check my balance." Diba? "Okay, you buy me 25 million. Diba? Oh, ganun lang usapan. Imagine niyo yung mga kliyente, yung mga madam. Okay, wala na yung time na, eh ngayon, opera mo ng Bitcoin. Madam, eh do, lagay mo na lang, may 25M ka dyan, lagay mo na sa Bitcoin. Eh, paano ba ilagay yan? Eh, ito, madam, mag-open ka muna ng account, tapos yung seed phrase, ha, huwag mong kakalimutan dahil delikat." Wala na, yari na, di ba? Okay, follow for more Crypto Moves! Tito Vlogs, ask ko lang sana derivative sample ng short ako 2730 tapos biglang umangat ng 2940. Pwede pa ako mag-short? If mag-short ako, di ba mawawala yung first entry ko? Hindi po, pag parehas na short po, usually pagka sa Bybit, Binance, mag-a-average yung short mo. Okay, so pwede po yan. Hindi po mawawala. Ang mawawala siya, usually, kung naka one-way mode kayo, kasi dalawa po yan, ito yung mga hindi naiintindihan ng mga nagtitrade ng derivatives, no? Sasabak, tapos, nako, hindi alam yung sistema, alright? So, isa sa mga tinuro natin sa GTF, Grinding the Futures webinar, is kung paano gamitin yung hedge mode, okay? So, kung hindi po naka-hedge mode, yung set sa settings nyo, no? Yung inyong platform, hindi naka-hedge mode,
sa settings yung account ninyo. Kapag ka po nag-open kayo ng short, and then after, while meron kayong short, nag-open kayo ng long, mako-close po yung short ninyo. Magiging long na lang. Alright? Kasi one way lang siya. So you have to turn on the hedge mode. Tinuro po natin kung paano gamitin ng hedge mode sa Grinding the Futures webinar natin na nasa website. Yan lang, isa lang yan sa mga matututunan ninyo. No, kaya, I think, no, mga titos and tinas, no, in terms of futures trading, itong webinar natin na to na Grinding the Futures ang dedicated, no, to futures trading. Okay. Mindset, leverage trading mindset, risk management, ayan, yung cross versus isolated. Baka hindi pa rin alam yan. Right combination of position and leverage size, hedge mode, etc. Marami pa po kayo mga matututunan dyan, ha? Mga titos and titas. Kaya check it out! Naka 10% off yan dahil hanggang November 30 sa site-wide sale natin. Ha? Promo code November 10, NOV10. Yan po ang itatype nyo. So yung mga webinars natin dito, including Tipay, ay 10 Best Buy na. Okay, sayang din yung 10%. Di ba? You're going to save, magkano yan? 420. 420. Okay, explore niyo po itong ating website at basahin din yung mga reviews dito sa ating mga webinars. Okay, ayan na. Ayan po. May mga reviews naman tayo dyan na nagpapatotoo. Okay. Bukod doon sa mga syempre, nagko-comment dito, no, mga titos and titas. Okay. Aha, alright, tuloy-tuloy na tayo. Natapos na si Tito. Paano, magpapaalam na. Hindi, di ba? Silipan portion tayo. Silipin natin ang Bitcoin na napaka-paka-paka-paka-paka-paka. Napaka-paka-paka-paka. Napaka-tahimik. Alright, teka lang ha. Lipat lang natin yung ating chart. Alright. Ay, gold dito. Gold. Tagnan nyo tong gold na to. Saan tayo nakasakay kanina? Sa Discord. Unahin ko muna tong gold ha. Nandito na sa chart natin eh. Alas 7 pa lang. Inabangan ko to. Somewhere here. Alas 7. Kasi 7 o'clock nagsisimula yung gold eh. No? So, dito pa lang po sa area na yan, sinakyan na natin all the way somewhere dito yata sa 2017. Nakadalawang round tayo. So, ito na yung profit natin sa gold. Ayan, for today, ayan. Gold is easy. Sabi natin dyan, oh, 10:30 pa lang. Oh, gold is easy kapag galing ka sa crypto. Okay, but only few traders know it. Ayan, sa mga profit na natin to, nakaano na tayo dito. Mga siguro less than $200. Okay na yan for today. Tomorrow na ulit. Bahala na si Gold kung saan niya gusto, kung saan niya gusto mag-range. Basta ang tinitrade kasi natin to using 5-minute time frame lang. Alright? Okay, so bahala na siya dyan. Saka na kami, bukas na kami magkikita. Kaya si Tito, nakikita mo ko, nakapoko sa inyo. O, diba? Diba may mga days na sinasabi ko sa inyo, magtitipi muna ako. Ganyan. So ngayon, maaga-aga. Maaga-aga tayo naka... Boundary. Boundary dire. Okay. Ano galaw ng Bitoy natin? Dalawang short pa rin tayo sa daily time frame. Hinugot tayo. Okay. Hinugot tayo last time, no? Yesterday, hinugot tayo after natin mag-dip ng 36.7 level. We close above 37,000 pa rin. Okay. So, pinipilit tayong ihugutin sa taas. Sinasalo tayo ng blue line natin sa Tipay. Alright, nakikita nyo, di ba? Ang lakas ng blue eh, no? Sinasalo tayo dyan. So, let's see kung kaya po, no? Kung kaya tumagal, kung kaya mag-hold ng blue. Okay? Ganito lang yan naman kasimple yan eh, no? Mga titos at titas, ano? Sa analogy. Habang dumadami yung nakatungtong na kandila dyan sa blue, syempre, bumibigat yan. Are you getting it? Okay, so imagine ninyo, meron kayong patpat, may stick kayo. Okay, pagka yung stick nyo, okay, nilagyan mo na, tinusukan mo lang ng isang fishball, abe, hindi pala laylay yan. Okay, pag mga limang fishball, eh ayos pa, okay pa, hindi pala laylay yung stick mo. Pero subukan mong tusukan ng mga 100 fishball, edi stick mo, yuyuko yan. Diba? Baka mabali. Okay, similar, no? Sa concept ng charting, mga titos at titas, mas, okay, mas madaming tumutungtong na kandila dyan, mas humihina. Okay, mas humihina. Kaya ang gusto natin,
to be bullish, lumayo na yung presyo. Iwanan niya na ulit itong blue na yan. Iwanan mo na yan. Okay? Para okay, makakuha ulit ng lakas. Yun. Follow for more Tito Moves! Okay, baba tayo sa 4H time frame. Okay. Bumigay na ba tayo? Okay. Yan o. Oh. Yun. 4H. Nasa loob pa rin tayo ng box. Yun ang malinaw dito. Right? Parang, natatandaan nyo, sinabi ko sa inyo nung hinahataw to. Even nung bumagsak yan dito, di ba? I'm telling you na, huwag kayo magmadali mag-cut, magbenta, kasi aakit naman yan. Diba? Matagal, matagal talaga siya, no? Ngayong bull, pag alam mo na, pagka yung bull market, di ba? Pag magko-correct yung price, napakatagal niya. Napakatagal niya mag-correct. But eventually, it will correct. So, hindi mo kailangan magmadali dun sa mga dips, no? Kasi bibigyan ka niya ng pagkakataon to exit. Let's say, yan, dip na yan, no? De exit ka ulit dun. Right? So, nagre-range po ito. I don't know kung distribution eh. Asa na yung magagaling natin sa ano? Wyckoff. Ano ba tawag nyo rito? Paki-wyckoff nyo nga po. Distribution ba to o reaccumulation? Medyo mahaba-haba na to sa 4H. Ha? Yeah, mas magandang tignan na to sa ano eh, sa one day. Eh. Tignan natin ha. Guhitan natin. Okay. Tignan natin kung bibigay na. May dalawang short na tayo eh. So ako naka wait and see mode lang ako dito ngayon. Antinatics tayo. Okay. Yan ang lagay ni Bitcoin. Tahimik. Pakita ko sa inyo yung gold ha. Na one day. Ito si gold. Tahimik lang siya gumalaw kasi sa isang araw eh. All-time high 2068 pala yung all-time high nito. Si gold. No? So let's see kung magdo-double tap tayo dyan. So right now, sa daily time frame natin, na-break kasi ito eh. Oh. Itong area po na to. Yung 2,000 level. Kaya, ayan. E di nagpaparabolic tayo kay gold, no? Na-reset na ba natin to? Teka, i-5 ko lang ha, si gold. Oh, maganda yung retracement niya, eh, no? Sa 382 lang siya nag-retrace. 26, ayun, sakto pala to. Ang ganda nga no retracement, ha? Para sinukat, oh. Guhitan ko itong 2068, ha? Ito yung all-time high. So, most likely, baka mauntog tayo dyan. Okay, yun, oh. Sakto, oh. Alright. So, possible ito yung target. Pero maigsi ito, ha? Kung wave 3 to, maigsi ito. Most likely, may isa pa to, eh. Pwede niya i-break yan. Kasi, sa Elliott wave daw po, okay, kung ito yung 1, ito yung 2, kung wave 3 yan, wave 3 should never be the shortest wave. Eh, ito ng wave 1 lang na to, ang lahaba na nito eh. Okay. Ah, sukatin natin ha, sa gold. Pero since mabagal gumalaw to, it will take weeks and months bago natin, uy, layo nito ha. 2,200, lagyan ko nga dyan. Baka matuloy eh. Okay, malayo. Pero matagal, months po yan. Baka minsan taon pa yan bago natin ma-break eh. Kaya we're just trading it sa 5-minute time frame. Alright, ano pa mga sisilipin natin? GTF, legit. Pasa feelings ng jowa mo, sabi ni Tito Kill Kaiden. Oh. Ayan daw ah. Or D, silipin natin. Or D. Uy, daily to. Ang ganda ng pump ng Ordi ah. Watch out lang dito sa trend line na to kay Ordi ah. Alright. Teka, tignan ko sa 4H. Bagong-bago kasi baka mag-distribute eh. Ito yung mga support area, 1631. And ito po, sa 4H to ha. Bagong-bago kasi. So, kung hindi kayang biyakin tong trendline na to, teka lang ha, tignan natin yung possible retracement. Ito po, no? Itong area na to,
1543 all the way to 1069. Okay, yan yung mga possible retracement nito. So, nag-pump na kasi. Polkadot. Hoy, pindutin yung like button. It's 1201. Paalala ni Tito. Ito pong ating programa ay rated KKBB ha. Kanya-kanyang bili at benta. Hindi po yung recommendation to buy, to sell, or to hold. Oy, salamat po sa nag-follow. HNPH. HNMPH. Ayun, salamat po. Mga nagpa-follow sa atin sa TikTok ha. Follow us on TikTok kung wala pa kayong, kung di nyo pa nakikita si Tito G sa TikTok. Polkadot Daily Time 4H. To. Teka, lagay ko muna sa daily. Maganda tong retrace. Para maganda tong retracement niya. No? Tingnan nyo po ito ha, kung flag sa one day. Alright. So nakita natin yata ito sa... May ganito si XRP eh. Okay, tignan natin kung magbe-break dyan. So, habang binubuo po ito, may trend line ka na, may channel ka na pababa. Ha? Okay, may channel ka na pababa. So, wait for the breakout. Either you wait for the breakout before you enter or you swing inside. Okay, you swing inside. Ayan. May ganitong channel si, I think XRP eh. No? So, tignan natin. But parang flag yung ginagawa niya sa daily. Solana, napaano na boss? Ano nangyari kay Solana? Okay, may naipit na naman. May ano po, nangipit po. Ang bilis kasi. Ang bilis ni Solana. Teka lang, meron akong chart nito eh. Alright. May head and shoulders, di ba tayo dito? Nasaan yung head and shoulders ko? Saan yung shampoo ko rito? Nawala na. Binance ba yun? Nawala yung head and shoulders ko na drawing eh. Bybit ba yun? Nawala. Pero may head and shoulders tayong drawing dito. Last time, remember. Taas dito sila, ano? 4H. One day na lang. Naglipara na eh. May isang short na si Solana pala to sa daily. Ketty Pie ha. Maganda na, malayo na yung take-off nito eh. Siyempre, imagine niyo po, no, mga titos and titas, ha? Okay, hindi pa naman tayo nag-halvening. Of course, some holders na nakakaintindi ng Solana will hold. Okay, kahit na nakabili dito sa 20, okay, will hold. But some will be tempted to sell, to take some profit. Kasi, why? Triple your money ka na eh. Triple your money ka na eh, di ba? Some will take profit. So, normal po yan. Normal po yan. May sakit daw, sabi ni Tito Spoklong. Ano sakit? Ano sakit? Tignan nyo po ito. Okay, sa Solana. Daily to. Okay, yung trend line na yan. Ah, ito kasi yung sinasabi ko sa inyo na hindi ko masyadong type, no? Kasi yung flag niya, kita nyo yung isang flag kanina pag ganyan, di ba? Pag ganyan yung drawing natin. Yun ang mga malalakas na flag eh. Pagka descending triangle yung flag, for me lang ah, for me, okay, yun yung mga prone mag-break pababa. Alright? And you have to understand, ang layo nitong run na yan. Okay? May mga naiwan na order somewhere here, yung mga nag-ESMC. Diba? Mga naiwan na order yan, possible yan, babalik yan dito. Okay? Isang tulo lang nito, balik yan mga nandito sa 25 siguro. That's a possibility. Yeah? That's a possibility. Alright. Oy, it's 12:05. Ilan na yung likes natin dyan? Bekenemen, pwede pa yung bembehin yan. Alright. 14,000 like. Ang tindi. 14,000 likes sa TikTok. Matindi kayo. Alright. Bitensor Tau, Tito. Anong ticker? Send mo po yung ticker. BTTC. Okay. Bago to ah. BTTC. Ayan, okay. BTTC. Daily ba to?
bakit parang tumusok to? Yung chart niya pababa ah. Parang tumusok yung chart. Failed breakout to, bumalik. Ayan oh. Ah, parang failed breakout to. Bumalik below 200 din eh, doon sa yellow line, oh, pati sa trend line. Alright? Tao yan, Tito. Oy, si Tito Canadian Nomad, oh. Thanks, Tito, sa Tipay from Canada. Ayun, yung ayos ba? Yung mga Tipay Natics natin, panoorin natin yung mga Tipay Natics natin, mga kumukubra. Ayan, oh. Ayan, oh. Hindi, hindi, ito, gold to eh. Asan na yung Tipay Natics natin dito? Pagka nag... subscribe po kayo sa Tipay sa website natin. You'll have access sa Discord ah. Okay, tignan natin itong mga profit and loss. Madami na naman tumiba-tiba. Ayun, si Tita Feyo, kumurot na naman ang aga. Kaya short ng bit, ang bilis, di ba? Habang nagko-konso kasi, si Tipay, favorite niya konso. Okay. Ito pa, si Tito J, kalmado. Kalmado lang, Tipay 40 lang, naging 50. Okay, so ganyan po yung mga Tipay Natics natin. Okay. Alright. Enjoy na enjoy sila sa playground. Dahil dun sa system na tinuro natin. Tas mabibilis lang. Mas madalas, pansinin niyo po ito, no, mga titos and titas. Mas madalas na nagko-konso si Bit. Ngayong hindi pa nabe-break yung all-time high. Ha? Pansinin niyo to. Mas madalas po konso lang naman talaga. Mas mahaba yung consolidation ng Bitcoin price. Okay, compared dun sa mga rallies niya na dire-diretso. So City Pi, mas gusto niya yung konso. Kaya minsan pagka nagra-rally, wala pong nagpo-post dito. Kukonti nagpo-post ng gain. Okay, pero pag konso, bumabaha. Okay, kasi mas gusto ni Tipay yung konso. Alright? Yun ang playground ni Tipay version 2. Okay? Maglalabas tayo ng Tipay version 3 na tayo. Okay? Nasa testing phase. Tinetest ko sa gold si... Kaya po makikita niyo yung mga gains natin sa gold ganito. Nasasakyan natin kasi, no, yung trend. So maglalabas tayo ng version 3 ng Tipay para sa trending market. Okay? So pagka nag-breakout, masasakyan mo yung breakout. Yun, ganun katindi. Ganun katindi yung Tipay. So abangan yan ha. Marami po kaming matututunan sa webinar mo, Tito. Marami po kayong matututunan. Just go to our website. Kung bago po kayo, marami po mga bago sa crypto. Ha? Ako, pag bago po, I suggest you get the free webinar muna. Intindihin nyo po muna yung crypto. Ito po, yan. Alright. Okay? Introduction to cryptocurrency. Free po ito, wala pong bayad. Kung marami kayong natututunan dito sa live stream natin daily, mas consolidated pagka nasa webinar. Okay? So, yan po. Panoorin. Basahin din po yung mga reviews. Alright. Tapos na tayo sa BTC, Tito. Kakatapos lang natin. Tito Mark, tahimik lang. Tito, Grok USDT. Nalagpasan na ang ETH. Short na ba? Oy! Wag basta-basta nag-short. Alam nyo po. Okay, ito ha. Para dun sa mga bago. Okay. Sa kaming mga veterans, yung mga matatagal na dito. Diba? Meron po tinatawag dito na high means higher. Pag na-break yung all-time high, ibig sabihin, wala ka nang tinitignan na resistance dun sa chart. So, a lot of newbie traders, pag nakita, oy, ang taas na nito, all-time high na. Breakout ni all-time high. Start mag-short kahit walang setup. Okay? Kailangan po, hanapin nyo muna yung setup bago nyo i-short. Eh, wawasi-wasin kayo nito. Okay? Ano yung signal? Bakit ka mag-short dito? Wala. Dahil lang na-break, eh lalo, pag nag-break ka, wala na resistance yan sa taas. Okay? Kaya delikado po, no? Huwag basta-basta mag-short. O, even sa Tipay natin, sa 4-hour time frame, long yung huling signal, wala. Okay? Mas pinadali natin yung buhay ng mga titos and titas ng mga Tipay Natics natin kasi si Tipay may binibigay na signal. Depende sa time frame na gamit nyo. Pero tinest natin to sa 4-hour time frame. Alright? 4-hour, 1-day. No? Pag bumababa po kayo, magkakaroon yan ng... Okay, magkakaroon po yan ng iba't ibang klaseng signal.
But the key is, ito po, ah, tignan nyo yung trend, paakyat. Bakit kita issue short? Bakit kita issue short? Eh, yung long signal ko, higher high, yung short signal ko, ay sorry, yung long signal ko, higher low, yung short signal ko, higher high. Ibig sabihin, yes, may lumalabas na short, pero pataas pa rin siya ng pataas. Pataas ng pataas yung short signal, paakyat po ito. This is trending up. So, pag sinyort mo to, mas malaki yung chance na maipit ka or maliquidate ka. Alright? Compared kung hahanapan mo ng entry ng long. Okay? Follow for more Tito Moves. Ganun lang naman kasimple. Di ba? Hindi mo makokontra yung trend eh. Basta-basta eh. No? Nang walang dahilan. First time manood, Tito Mochi Sniper Entry. Kamusta po kayo? Kamusta po kayo? Welcome dito sa tambayan natin. Click the like. Nung oras, ang live natin is 11 a.m. lagi, 11 to 12. So, i-click nyo na po yung follow. Ando no, kung may notification dyan. Alas 11 po tayo nagla-live. May nagtatanong paano pumasok sa Discord natin. If you purchase, no, pag nag-subscribe po kayo ng Tipay, yung indicator na yan, nakikita nyo may long and short, alright? Itong subscription na to, may regular Discord access po na kasama yan. Alright? So, explore nyo po sa website. Ayun o, bigla, ayun o, si Tito John T. Paldo, congratulations ha. BTC po, Tito, mukhang babagsak na eh. Pa-replay na lang sa YouTube ha. Yung mga BTC natics natin, natapos na po natin silipin yung BTC. Tito, safe po ba mag-store ng crypto sa non-custodial wallet like Trust Wallet? Hindi po ba kaya mabankrupt like FTX? Ako, pag non-custodial wallet, hindi ko type ha, sa totoo lang. Kung non-custodial. Okay, kasi hindi mo pa rin, di ba? Nasa iba pa rin yung crypto mo, hindi naman naka-store sa kanila, kaya nga non-custodial eh. No? So, kailangan, pag i-store mo yung crypto mo, okay, either sa hot wallet or sa cold wallet. Okay. Pagka non-custodial kasi, actually, hindi naman nila hawak din yung crypto mo. Eh. Hindi din nila ma-access yon. Pinapakita lang nila sa'yo. Okay. Usually, yung mga non-custodial wallet, consolidator yung mga yan. Eh. Parang mini-mirror lang nila yung laman nung existing wallet mo na nilink sa kanila. Kung non-custodial wallet yan. Okay, paano i-check ang hardware wallet kung gaano siya ka-secure? Hindi ko alam din yan. Wala din ako dyan. Okay. Trading view ba gamit nyo? Opo, opo. Opo. Lifetime po ang Discord pag nag-purchase ng Tipay. Dito po yung public access po. Ha, ito po. Kasi dalawa yung Discord natin. May public and my VIP. Okay. So, sa public po, yes. Apo, pagka nag-purchase po kayo ng Tipay, may access na kayo sa public. Alright. Trezor po, Tito, pwede. Yes, opo. We're using also Trezor and Ledger. Okay, yan na muna. Maraming salamat po sa lahat ng tumamba. It's 12:14. Kung hindi pa naklik yung like button, ball hubs kayo sa like. Team Replay Bombers! Kayo na, bahalang bumomba sa like natin. Ha? Let's have a short prayer bago tayo maghiwa-hiwalay. Kung wala pang account, you can register sa Bybit. Yan po, if you want to trade gold, you can also try to use and register sa XNES. Nasa link natin, nasa bio natin, yung registration link. Let's have a short prayer bago tayo maghiwa-hiwalay. Dear Lord, maraming salamat po sa araw na to. Salamat po sa wisdom and sa energy na pinapahiram niyo sa amin. Lord, salamat dun sa mga na-formulate naming strategy, especially in trading gold. At salamat dun sa mga opportunities. And Lord, of course, thank you for giving us an open mind, open to all opportunities, open to all possibilities. Alam namin na itong trading, crypto man, gold man, stocks man, is walang katapusang aral. So, mas bigyan niyo po kami ng lakas at tiyaga para pag-aralan ng mabuti itong napili naming passion, itong napili naming game. Continue to bless us and guide us all this we ask in Jesus' name. Amen, amen, amen. Paano, mga titos and titas? Tanghalian na! Bye!